Sa detalye ng ating mga balita, sunog, sumiklab sa gusali ng post office sa Loton, Maynila. Naroroon ang kasama nating si Karen De Guzman. Karen, anong oras nagsimula ang sunog at anong alarma na? Magandang morning, Tito Johnson. Nagsimula nga itong sunog pasado alas 11 kagabi at sa ngayon ay umabot na ito sa general alarm. Sa kasalukuyan ay inaapula ng mga bumbero ang nasusunog na gusali ng Manila Central Post Office na sumiklab mag-alas 12 ng hating gabi kanina. Nabalot ng itim na usok at lumalagablab na apoy ang naturang post office na nagsimula sa basement umano ng gusali. At ngayon lamang mag-alas 6 ng umaga, inanunsyo nga na nasa general alarm na ito kung saan hindi bababa sa 80 truck ng bumbero at mga volunteer ang kailangang rumesponde para makontrola ang apoy. Kanina naman ay nakapanayam natin si Post Manager General Mark Laurente ng PhilPost at sinabi niya na ang bahagi ng basement na nasunog ay yung kanilang Mega Manila Area Office kung saan meron itong mga papel at unserviceable na mga gamit dahil ginawa na rin nila itong bodega. Katabi naman itong lugar ay kung nasaan yung mga liham at parcel na pinapadala ng mga kliyente. At makikita nyo nga sa aking likuran, Tito Johnson, na apektado na itong buong apat na palapag ng gusali. Wala namang residential o iba pang establishmento ang naapektuhan dahil wala namang mga kabahayan dito sa gilid at doon naman sa likod ay ang ilog Pasig. Sa ngayon ay patuloy na inaapula ng mga bumbero itong sunog at inaalam din nila ang sanhi nito. Tito Johnson. Karen, nung nagsimula yung sunog, siguro may gwardiya naman dyan. Anong information na unang ibinibigay sa BFP na posibleng pinagbulan daw ng sunog kung sa basement galing? Tito Johnson, ang una nakakita talaga nitong sunog ay yung isang stay-in na empleyado. At ayon niya sa kanya, nakita na lang niya na may usok na nagmumula nga doon sa basement. Pero maliban doon ay wala pa silang maibigay na impormasyon dahil patuloy pa yung sinasagawang investigation patungkol sa sanhi ng sunog. Wala namang naitalang nasugatan dyan sa sunog dahil ikaw may stay-in pala dyan sa building. Sa mga oras na ito, Tito Johnson, wala naman na itala pero ayon din sa nakausap natin na si CEO, Post Manager General Mark Laurente ay nakalabas naman yung lahat ng mga empleyado na nagbabantay dito sa loob kanina ng PhilPost dito sa Manila Central Post Office. Maraming salamat, Karen De Guzman.